ito yung walang iba kundi yung genius move nitong si Senator Raffy Tulfo. And of course, this is very important, ano? Kasi ang involved dito ay yung mismong Palawan. Pero bago that, panoorin muna natin ang kanyang sinabi. Ni Marcos, ang gusto ko lamang po i-point out dito na sana one of these days tatalakayan po ng Senado. This has been going on for quite some time. Yung pong pang-aagaw sa mga lupain ng mga farmers, very rampant po ito nangyari ngayon sa Palawan. At ang nasa likod po nito ay mga ma-influensyang politiko. I'm not gonna name names, pero pag nagkaroon po ng hearing at ako po ay pinilit na magsalita, magsasalita ako at imbitahin natin yung pinagbibintangang politiko na nangangagaw ng lupa ng mga farmers doon sa Palawan. Mm. Ang modus po nitong mga ma-influensyang Herodes sa Palawan ay lalapitan po nila itong mga malilit na farmers na naghihirap po, naghihikahos at meron pong pangangailangan, immediate medical needs. So magsasanla po ng lupa sa kanila. Once na isinanla po yung lupa sa kanila, papalitan po yung titulo at dadagdagan na lamang po yung pera na isinanla sa kanila. And this has been happening. At wala pong magawa itong mga farmers dahil sino ba naman sila, napakalit nila, babanggain nila ma-influensyang tao na matagal na po ma-influensya doon sa probinsya. So, Mr. President, siguro ito yung isa sa ating mga imbestigahan. Hindi lang po nangyari sa Palawan to. Nangyari ito sa buong Pilipinas. Yung mga maliliit nating farmers, inaagawan po ng mga lupain, ng mga influensya, mga politiko, mga influensya tao. At alam nila walang panlaban itong mga pobreng farmers. Now, it's about time siguro sa itong 19th Congress, may mangyari sana na masampulan po natin itong mga nangangagaw ng lupain ng mga maliliit nating farmers. And again, isa po ako na willing, kung kinakailangan, banggain po natin itong mga politiko ito. And at the right time. Narinig ninyo, kung kinakailangang banggain ang mga politikong ito. Ito, maaaring makakatulong ito dito sa kaso ni Jovelyn. Pag-usapan natin mamaya ng konti. Panoorin muna natin to. We have to name names and we probably have to call these people dito sa Senate para mag-explain kung talagang totoo yung bintang sa kanila o hindi. In aid of legislation. Maraming salamat po, Mr. President. In aid of legislation, ito yung panukala ni Senator Raffy. At ito po ay suportado ng mga ibang senador. Tingnan natin ha. Nakamtan ang lupang sinasaka. Sa haba na rin ng panahon. Okay. Ang pambansang shortcut lang natin. Ito sinasabi nating usapin ng hanggang sa ngayon. Robin. Meron po tayong suliranin. Sa ito po ang ARC, mga agrarian reform beneficiaries, agrarian reform Legarda. Ownership of a farmer in the Tolentino countryside would lessen Senator Robin Hood na magsasaka Bato. Ay isang maging isang solusyon para sa ating problema sa insurhensya. Pero I would just would like to give caution to everyone talaga, okay. Which is power also, we assure you that number Norte pati si Risa. 460,000 hectares. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ko sinasabi na genius move ni Senator Raffy Tulfo ito. Dahil pwede ito na magbukas ng tsansa para sa kaso ni Jovelyn. Bakit? Jojo, ano ba naman ang kinalaman ng Jovelyn na yan? Dito sa land grabbing na nangyayari sa Palawan. Kung makikita ninyo, hindi natin pinabarataan kung sino tong mga nasa larawan natin ngayon. Ano? Sila po ay mga politiko. Yung isa ay congressman, yung isa ay mayor, yung isa ay konsehal at kasama ni mayor. Ano? So, kung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na itong mga nasa likod ng land grabbing na ito ay mga ma-impluensya at mayayamang mga politiko. Ang tanong, sino kaya sa mga politikong ma-impluensyang ito? Yan ang tatanungin natin. Kasi ang sinabi ni Senator Raffy ay sa Palawan. Although sinabi naman niya na hindi lang nangyayari sa Palawan kundi sa buong bansa. Pero particular, pinarticular niya dito, yung Palawan. Ano ba yung modus nila? Yun nga, sinabi ni Idol Raffy,
lalapitan itong mga indigenous people natin, ha? Itong mga ancestral lands, yung may mga nakaano na ng mga lupa noong araw pa, lalapitan nila. Siyempre, nangangailangan ng pera yung mga yan, magsasangla, kukumbinsing magsasangla. Pag nasa kanila na yung titulo, yung mga papel, ang gagawin nila yan dahil kakuntsaban nila yung LRA, yung Housing, Land and Housing Authority, ano, kakuntsaban nila, papapalitan nila ng titulo. Ngayon, pagtutubusin na ng mga may-ari ng lupa, anong gagawin nila? Tatakutin nila. Meron silang mga private army. Meron ng army na nakabantay doon sa lupa. So anong mangyayari dito sa mga mahihirap na ito? Takot sila. Ma-influensya itong mga politikong ito. Ngayon, anong connection dito kay Jovelyn? Hindi lang naman land grabbing ang mga katiwaliang ginagawa ng mga politikong ito. Sa gitna ng pagdinig sa Senado, dito sa land grabbing sa politiko nito, mabubuksan pa ang iba pang mga katiwaliang ginagawa ng mga politikong ito. Particular, yung mga ginagawa nila dito sa mga kababaihan, ang ginagawa nila sa mga droga, kung sino-sino at kung ano-ano ang kanilang mga illegal na aktibidades. So hindi lang land grabbing. Pero kaya ko sinabi na genius move kasi idinaan niya sa land grabbing. Kung sinabi natin kasing land grabbing, pangmaramihan yan. Marami ang mga nagko-complain. Pero kung Jovelyn case din lang naman, hindi mo basta-basta kasi maipapasok yan sa Senado at didinggin. Kasi isang tao lang yung involved dyan eh. Ngayon, pag land grabbing, papayag at sasama na rin yung mga ibang mga senador kasi ito ay usaping nasyonal, usaping pangkalahatan, usaping pangkaramihan. Unlike pag sa Jovelyn case. Pero masasama at mauungkat yung mga iba pang gawaing aktibidades ng mga politikong ito. So, ito po ang isa pang daan na matuldukan itong mga ginagawa nilang panghaharas, panggagahasa, yung mga illegal na aktibidades nila, ito po ang isang paraan na finally ay matigil na itong kanilang mga ginagawa. Ano, kung makikita natin ang ating mga larawan ngayon, sino kaya sa mga ma-impluensyang politikong ito? Wala tayong pinaparatangan, ha? Pero oras na ito sila ay mapatawag at oras na ito ay papayag yung mga 24 mga senador na didinggin ito sa Senado. Malamang isa sa mga ito ang mapapatawag sa Senado. At siyempre, mauungkat kung ano ang mga kanilang illegal na mga gawaing aktibidades. So yun, ito po yung inaasahan natin na sana na mangyari itong in aid of legislation na didinggin nga itong land grabbing sa Palawan. Yan, tayo po ay umaasa dahil alam ko marami pang mga illegal na aktibidades itong mga ito, hindi lang land grabbing.